Posible raw na bagong fault line ang kakaibang posisyon ng lupa sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon po yan sa kilalang geologist na si Dr. Kelvin Rodolfo. Ano naman kaya ang masasabi rito ng PHIVOLX? Saksi si JP Soriano. Halos 3 taon ang pinag-aaralan ng geologist na si Dr. Kelvin Rodolfo ang land subsidence o ang pagdubog at pagtaas ng lupa sa Metro Manila. At kamakailan, napansin daw niyang kakaiba ang posisyon ng lupa sa pagitan ng Navotas, Maynila at Taguig. Ang isang bahagi daw nito pumataas habang ang lupa sa kabila ay bumababa. Kaya hinala niya, may fault sa gitna nito. Gayunman, hindi tinukoy ni Rodolfo kung saan eksaktong nagkaroon ng land subsidence. Yung isang panig, mas mabilis ang pag-akyat niya. Ibig sabihin nun, may differential movement. Kung meron kang biyak at may differential movement, more than likely fault. Dahil lang sa may fault, hindi ibig sabihin na yan ang, yung lugar na yan ang... I'll tell you, if there's a major earthquake even 50 kilometers from Manila, there will be real problems here. Bagamat hindi pa niya matiyak ngayon kung ito'y panibagong fault nga, mainam daw na pag-aralan ng nadiskubring abnormalidad. Batid na rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLX ang tinutukoy ni Rodolfo. Pero sa ngayon, ang West Valley Fault pa rin lang ang napapatunayang nag-iisang aktibong fault sa Kamaynilaan. We have seen the same thing but we have not stated if it's a fault. More so if it's active. Definitely, hindi mo naman masasabing meron. Sa ngayon, we're not convinced that there is. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.